The reign of lawlessness is strike three na. Strike one, nung RH law, binili ng PIDA. Strike two, nung impeachment ni Corona, binili ng DAP. Ngayon naman, the politicians are again lording it over. Ang casualty rito, ang Constitution. In fact, our Constitution now is a foundling. Because the senators left our Constitution at the doorsteps of the Senate. Iniwan po doon, inabandon yung Constitution sa doorstep of the Senate. Ako'y natutuwa na Lito is pursuing the MR route. Instead, kasi meron siyang dinidiscuss sa akin na Rule of 45 na aserswari. Because I think it's about time na i-confront natin itong mga politikong ito. And in fairness, give them a chance to redeem themselves. Hindi na bali si Tito Soto at si Loren Legarda dahil ito naman mga ito is already proven to act on, not on the basis of supporting documents but supporting pesos. Sa residence pa ni Loren Legarda, nagbilangan at nagbayaran ng tap nung impeachment ni Rene Corona. Si Bam Aquino at si Pia Cayetano would have been swing votes. I'm very sorry for Bam because this is his first major and historic vote and he fucked it. I'm sorry to say that. No? So I'm giving him another chance. Huwag ka nang umarte-arte dyan na utusan ka ng kuya mo. Kuya ba pinsan o kuya kapatid? Kuya. Oh, kuya. Oh. Si Pia Cayetano sumama pa kay Alan sa Davao para kay Duterte. Tapos, ito naman pala, kay Po naman pala siya. So, mix up eh. Maybe they really need more time. Alright. Ito naman ang tanong ko kay Cynthia Villar kasi from the very beginning, very restless si Cynthia Villar dito sa issue nito. Siya ang unang-una na hindi raw niya maintindihan yung batas and she was demanding more time. Ang tanong ko kay Cynthia Villar, nasaan si Manny Villar? Yung bang boto mo has something to do about Manny Villar not being around? Totoo ba na yung mga usap-usapang lumalabas na he's being held hostage and perhaps for this vote? Is that true? Magkaalaman na tayo. Maglabasa na tayo ng cards. Oh, i-reveal mo sa amin, nasa na asawa mo? Yung bad detention na asawa mo has something to do with the $700 million na nawawala sa treasury ng Malaysia, na inamin na ng Prime Minister na pinambili niya ng media at pinambili niya ng for the lobby para pumasa ang Bangsa Moro Basic Law. Magkaalaman na. Di ba? Huwag na kayong mag-ano ng maskara. At ito naman ang puntos ko kay Grace po. Nasabi ko nga, maaaring ako ang tatay nito eh. Dahil tatlong naging girlfriend ko sa Iloilo just about that time. And we were all sexually active. But outside of humor, ito ang sa ito naman ang nakita ko sa kanya. I had sympathies for her until she denied Bongbong Marcos the DNA comparison. Kasi kung talagang sincero siya sa paghahanap ng identity niya, wala siyang i-exclude. Okay. Pero, in-exclude mo na yun, ayaw mo malaman ang tatay mo. Pero sabi nga ng abogado rito, pag nalaman namin ang nanay mo, maaaring pagbigyan ka namin. Pero huwag na natin guluhin si Rosemary Sonora at Cheryl Cruz dahil galit na sila. Pagpakuha ka na lang ng DNA with Susan Roses, who is the sister of Rosemary Sonora. Yan naman siguro kaya mo. Patunayan mo sa amin na
kat ka. Yun nga lang, pag nag-match. Baka patay ang political life mo. Bingo! Nasaan yung sihan? Katotohanan ang hinahanap natin dito, hindi. Eh, nagiging alt-up nation tayo eh. We are the Republic of the Philippines, I'm sorry to say. Yung mga ayaw sumali, bumalik na sa Amerika.